So, hearing aid batteries and a degree of hearing loss. So, yung hearing aid daw, merong dalawang klase ng batteries. Yung bilog, parang sa relo, o parang dun sa computer, pero ang ginagamit dito is yung sync air batteries, yung disposable. Pero meron namang rechargeable batteries daw. So, yung rechargeable batteries is meron siyang 8 to 12 hours na bisa bago ka mag-recharge. Pero pinaka-importanting i-vlog natin ngayon is yung degree of hearing loss. Ito yung range na mababasa natin o mababasa ng mga doktor para bigyan ka ng hearing aid. Ito yung tinatawag nilang hearing aid calibration. So, kumbaga, sa salamin, sa mata, ito yung grado mo. Kung sa tenga, ito yung grado ng pandinig mo kung meron ka ng mahinang pandinig. Usually, ang inaano nila for hearing aid is yung moderate to severe hanggang profound. So, yung moderate up to profound, yun ang nire-recommend nila for hearing aid. Kasi pag yung slight hearing loss lang, baka raw pwede pang magamot kung maagapan. Kasi ang sabi dyan, pag pinabayaan mo from slight, bababa. Bababa yan, from slight, gagawain sa mild. Then, pag pinabayaan mo moderately, severe, hanggang maging profound. So, pag pinabayaan mo habang bumababa, doon ka magiging qualified sa hearing aid. Pero sabi ng audibly ni Sir Saldi, ang nire-recommend nila dito is yung moderate to profound hearing loss. So makikita nyo yung range natin dito, yung 10, negative 10 to 15, 16 to 25, 26 to 40, 41 to 55, 56 to 70, 71 to 90, pero yung profound, yung halos wala ka nang madinig. Yung profound. So ito, pagka, ito ha, yung profound hearing loss at saka yung severe hearing loss, yung moderate, yun ang qualified for PWD-ID. Yun, sigurado yun. Kasi yun ang nire-recommend. Pag ito na yung lumabas sa audiogram mo, ito na yan. So, meron ka ng hearing disability pag may ganon. So, yun yung importanteng nalalaman natin ngayon. So, yun lang po.